Gandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, sa ating mga panauhin, sa mga bagong parisyonero at sa lahat po ng sumusubaybay at lumalahok dito po sa ating Simbang Gabi live stream us dito po sa St. Mary's Parish, Vancouver. Paalaala po, napakilagay sa silent mode o pakipatayin ang ating mga smartphones. Ang misa pong ito ay alay ng mga sumusunod, Dizon Vincent Family, Mangmino Family, Marilu Fraginal and Family, Sally Ulanday and Family, Maria Ramela Caballero, Rene Montilla, Mark Litada, Carmelita and Agripino Yap and Family, Anesita Carvajal and Family, Monica Aquino, Sotera, Austria, Recuenco and Lastica Family, Ernesto and Rhoda Basol, Nita Bulawan, Victor and Claire Dessa and Family, Dabu Family, Leo Bingkang and Family, Labrador Sakulsan and Family, Pedro Capuno and Family, Hilarion and Wilma Corfus, Danilo and Marilu Lazaro and Family, Chi Ding and Dennis Rentutar and Family, Catalina Jimenez, Bing Serboles, at Salvador Family and Marilu De Vera para po sa kaluluwa ni Rebecca Libunaw, para din po sa kaluluwa ni Saturnina at Juan Jimenez, kasama na din po si Lolita at Hill Serboles. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ikalimang araw ng ating simbang gabi na may temang Ang Diyos na Ibig Makipamayan sa Atin. Si Padre Gabriel po magdiriwang ng ating banal na misa. Tumayo po tayong lahat at sumali sa pangunahing awit. Lina Jesus, Alina. Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesu Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kyrie eleison. Christe Excelsis Deo, papuris ad Dios, papuris ad Dios, papuris ad Dios. Papuris ad Dios, papuris ad Dios.
sa Diyos na asa, bakat ikaw lamang ang kataas-taas na asa. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Espiritu Santo sa kalakila ng Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa namin mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. At isa pong pamanhin, ang isa rin pong sponsor na itong misang ito ay ang atin pong masisipag na mga CWL, Catholic Women's League. Salamat po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sa bahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. In the sixth month, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth to a virgin engaged to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. And the angel came to her and said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But Mary was much perplexed by his words and pondered what sort of greeting this might be. The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and now you will conceive in your womb and bear a son, and you will name him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his ancestor David. He will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Mary said to the angel, "How can this be, since I am a virgin?" The angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, this child to be born will be holy. He will be called Son of God. And now, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. And this is the sixth month for her who was said to be barren. For nothing will be impossible with God." Then Mary said, "Behold, the servant of the Lord, let it be with me according to your word." Then the angel departed from her. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Today, our gospel is about the Annunciation, the beautiful first joyful mystery that we pray, hopefully, all of you and each one of you, every day, the Rosary. Tomorrow, Thursday and Friday, we will hear about the Visitation. So today, the gospel describes the most important event in the history of the world. We call it the Incarnation. For God so loved the world that he decided to send his Son to rescue us from damnation, from eternal death. And he chose a beautiful young woman, a virgin of Nazareth. And so today, the whole of creation, everybody is waiting for the answer of Mary. You know, he said to her, do not be afraid, because she was perplexed. Perplexed means she was afraid when she saw this magnificent creature of light appear to her. And she asked a question. And so one of the great doctors of the church, St. Bernard, says, the whole of creation is waiting for your answer, Mary, because from your answer depends the salvation of each and every human being and of all creation. So the creation stands still until she responds to the angel. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. And what happened? So the Holy Spirit comes upon her. The power of the Most High overshadows her. And she becomes, by her word of faith, yes, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to her word. She becomes, by her deep, deep, full and total faith, by the power of the Holy Spirit, she becomes the mother of Jesus, our Lord and our God. So today, the church presents to us Mary as the greatest model of being a disciple of Jesus Christ. We saw how John the Baptist is a model by his humility. We saw how Saint Joseph is a great model to be a disciple. And today, Mary is the greatest of all models. She is worthy to be imitated. And the church encourages us to imitate Mama Mary. She is the handmaid of the Lord. Mary did God's will perfectly, no matter what will happen later. She welcomes the Holy Spirit. When the Holy Spirit overshadows her, that means covers her and fills every fiber of her being. So she's full with the Holy Spirit, and we will see tomorrow how she goes by the power of the Holy Spirit to visit Zechariah the priest and his wife Elizabeth, pregnant 6 months. Elizabeth, her cousin. So she stays with them 3 months until the birth of John the Baptist. Because of, you know, of her presence, Zechariah's mouth is opened. And he speaks this beautiful prophecy that the church prays at every morning prayer. So today we're going to put ourselves at the school of Mama Mary. We're going to be her students. We don't have to pay a high tuition fee. The only tuition fee that we pay to be at the school of Mary is to say yes to her, to follow her, to imitate her. She gave her body. She gave her whole being to the Lord. And of course, she gave her body. So many people these days will not let the Lord have their body. You know, our body oftentimes has become a pleasure machine that we use
you know, to have temporary pleasure. We become addicted to those pleasures. You know, we become addicted to all kinds of disorderly passions. So Mary gave her body to the Lord. And we too, in today's me-first culture, we hear, it's my body and my choice, and I can do with it as I want. We are called, like Mary and with her, to offer our whole being to the Lord Jesus, including certainly our body. Mary regarded her body as the temple of the Holy Spirit and lived a holy lifestyle. She was pure. She was holy. Her child was holy. We, as disciples of Jesus at the school of Mama Mary, we too are called to be pure and holy. How to do that in a culture that promotes doing anything and everything? Well, by daily prayer, as I keep saying, praying the rosary with all our heart, slowly, going to the sacraments, not being afraid to go to confession. Yesterday evening, we had 8 priests, and we had over 300, maybe 400 people coming for confession. That was great. Some of us stayed until 9 p.m. to hear confessions. Don't be afraid to go to confession in order to receive with a pure heart the body of Christ. Mary also was a prophet. She prophesied her Magnificat. We will hear it tomorrow and on Friday. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. And you know, this is a beautiful canticle of Mary that we're all called to not read, but meditate and even memorize by heart. As Christmas approaches in a few days, enroll, register in the school of Mary, the school of discipleship. Learn a lesson from the greatest model of disciples. Jesus, I pray that each one of us may follow you as did Mama Mary. Amen. Tumayo pong lahat. Si Jesus ay siya nating Emmanuel, ang Diyos sa piling natin, ang kanyang pananatili sa piling natin ay bukal ng ating kasiyahan at lakas. Ipagkatiwala natin sa kanya ang ating mga alalahanin at pag-asa at ating sambitin, Panginoon Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa iyong simbahan habang tuwi na siyang nagsisikap maghatid ng iyong ebanghelyo sa lahat at nagbibigay saksi sa katotohanan ito sa buhay ng kanyang mga kasapi. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa Santo Papa, aming obispo, aming kura paroko at kanyang mga katulong upang sila'y maging mga lalong mabisang ministro ng iyong inspirasyon at pamatnubay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa aming mga pinunong politikal at sibil, sa aming mga hukom, mga pulis at mga sundalo, upang mabisa nilang maipagtaguyod ang katarungan, kayusan at kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, lumagi ka sa aming mga doktor, nurse at lahat ng naglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan upang sila'y maging kasangkapan ng iyong nakagagaling na pagmamahal,
para sa lahat ng may sakit, manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, lumagi ka nawa sa lahat ng mga magulang upang sila'y magmahala ng tapat at mapalaki nila ang kani-kanilang mga anak bilang mabubuting Kristiyano at tapat na mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. At manalangin tayo para sa ating mga pansariling kahilingan at para sa ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, makapiling ka nawa namin. Panginoong Jesus, tulutang mo makaraos kaming maluwalhati sa lahat naming kahirapan at bumuo ng mga pamayanang nagtatampok sa pinaghaharian mo ng walang hanggan. Amen. Maupo pong lahat. Salamat.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay makasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay. Sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayan araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa pinaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ng naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Michael na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, kaisa ni Santo Domingo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong pag-ibig nating awitin. Sa amin, ma.
sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yayad mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Hesukristong aming manunubos. Sapagkat sa'yong ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito ang nang-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen.
katawan ni Kristo. 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 May the Lord bless you and fill you with His peace. Katawan ni Kristo. 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 Dadasalin po natin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagpasalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Malapit na po ang Pasko, ilang tulog na lang. Kaya kung gusto po ninyong nagnanais kayong mag-sponsor ng misa o mag-alay ng pamisa, inyo po lang lapitan ang ating mga ushers. Salamat po. Just a reminder that tomorrow, the Archbishop will be presiding the Simbang Gabi Mass. It will be in English, and the vestments will be purple. So please do come so that we can, the Archbishop could see and be impressed by our Filipino Catholic community at St. Mary's. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad at pagbabasbas. Naniniwala kayong ni si Jesus ay ang Diyos sa piling nating, naway ang inyong paghahanda para sa kanyang pagdating ay magdulot ng liwanag ng kanyang kabanalan at iadya kayo sa lahat ng masama. Amen. Nang dahil sa kahandaan ni Mariang tumupad sa kalooban ng Diyos ang salita ay nagtatawang tao, maging handa rin nawa kayong tumupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Tulutan nawa ng Diyos na kayo'y maging matatag sa pananampalataya, maligaya sa pag-asa, at walang pagod sa pagmamahal sa kapwa sa lahat ng araw ng iyong buhay. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at panglingkuran ang Panginoon sa isa't isa. Salamat sa Diyos.